Good morning guys, ito mag-start ako mag-vlog ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-prepare ng waraan na Lebanese food nila. Okay, una, ayan, nagbabad ako ng bigas. Okay, bigas yan. It depends, nasa sa inyo yan kung paano nyo, kung ilan yung ilalagay nyo. Okay. Bigas muna. And then, yung mga iba kasi, ito, hindi nila binibigyan, nilalagyan ng kamatis na slice or cubes, ganon. Pero ako, nilalagyan ko para ma-taste siya. Yummy siya. And then, sibuyas also. Ayan, sibuyas. Nag-slice din ako ng para itatoppings ko siya. Dun sa tanjira na paglalagyan ko. Slice. Ayan. Slice tomato. Slice patata. Slice onion. And then, eto naman kusa. Ayan. Nilinis ko na siya. Pinipre ko na siya. Eto. Eto siya. Ayan. Yung loob niyan. Yung loob niyan. Tinanggal ko. So, lalagyan ko ng yun, mice meat. Tapos, eto, karne. Okay. Ayan yung leaves ng ubas. Ayan. Waraan na bang tawag nila dyan. Tapos, guys, eto. Ayan. Alam nyo ang kwan yan. Eto, cinnamon. Yung isa, eto, cinnamon. Black pepper. 7 spicy. And then, salt. Ayan. Pero ako kasi, hindi ko mini-measure, kundi tsamba-tsamba ko lang. Tapos, lalagay ngayon natin lahat dito sa bowl. Sa bowl. Ayan. Mimix natin together para gawin na natin at mag-start tayo sa Lebanese food na waraanab. Okay, guys? And then, mantika pa pala. Lalagyan ng mantika. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-mix. Okay, mag-start na tayo guys. Ayan. Ayan yung mga ingredients ng waraanab. Yung way ko lang ha. Pero kasi yung mga iba, hindi na nila ata nilalagyan ng tomato slice. Ayan. So, ako yung way ko lang, yun yung ginagawa ko. Para medyo may yummy. Ganon. So, kuan muna natin guys para i-prepare ko, post muna natin. Ayan na guys, na-mix ko na lahat, lagyan natin ng konting mantika para ayan ganyan. Hindi ko na siya mini-measure kundi tantsa-tantsa ko lang. Anyway guys, ito kasi ito, kastaleta para mas masarap. Ipa-fried ko siya mamaya ng to become brown, maging brown siya. Tapos i-on top ko siya pag natapos ko na yung pag-prepare ng waraanab, guys. Okay? Now, gawin natin, i-mix natin to. Ayan. Kita nyo paano mag-mix. Mix natin. Ganito ang way ko. Paano mag-prepare ng waraanab. Yung kasing iba, hindi ganito yung way nila. Iba-ibang way naman eh. Nasa yun naman yun kung paano mo mapapasarap yung luto mo, diba guys? So, eto. Mix natin siya. Andun na lahat yung pinakita ko kanina. Tapos, saglit. Ngayon naman, ayan, kumuha tayo ng tanjira. Ayan, kasirola yan. Una, ang ilalagay ko, kamatis. Ayan, yan yung sinasabi ko kanina. Ayan, lagyan natin yung kamatis. Ayan, maraming kamatis yan. Para ma-observe niya yung lasa pag kumukulo na patata.
Ito lang yung way ko, guys, ha. Pero yung mga talagang chef cook ng mga Lebanese is baka mas perfect. Ito lang yung way ko. Tagal ko nang ginagawa ito. So, isi-share ko lang sa iyo. Kung pa sa inyo kung paano gumawa. Ayan, tapos ayan. Okay. Ayan, guys. Okay na, naka-prepare na. Tapos mag-start na tayong gumawa ng waraana. Magmabalot na tayo ng waraana. Guys, papakita ko sa inyo kung paano magbalot. Ayan, yung tatlo na yan. Okay, guys. Sensya na, ha? Kasi malikot. Okay. Ayan, yung na-marinate ko na ilalagay. At ibabalot dyan sa dahon ng ubas. Ayan, dito natin ilalagay. Mamaya prepare ko. Okay, guys. Ayan uli, naputol, guys. Ayan, ito yung waraana. Minsan kasi tinatanggal ko ito para hindi matikas. Tignan nyo, ha. Ayan. Ay, naputol. Sandali lang. Magna. Ayan. Okay, dito, kukuha tayo ngayon dito para ibalot dito. Ayan. Para makita. Okay. Ganito ako magbalot. Kita nyo? Puro ugat na yung mga kamay ko, guys. Sensya na. Ayan. So, nabalot na siya. Oh, nabalot na siya. Okay. Ayan. Lalagay natin ngayon dyan. So, gagawa pa tayo ng marami. Ganito lang paano gumawa ng waraana. Yan. Dito naman, papakita ko sa inyo, kukontinue natin mamaya. Ito naman, lalagyan ko sa loob para ganun din. Okay. O. Ganyan. Papakita ko lang sa inyo kung paano. Yung way ko lang po, guys. Ayan. Para hindi siya, kuan, mabitak-bitak pag binoiled mo. Ayan. Ang way ko, gaganon para yung hangin pumasok. Tapos, tansyahin mo lang kung hanggang saan yung paglalagyan mo para pag naluto siya, hindi siya one. Medyo half of 1 inch dito sa loob. Ganon. Ayan. So, nilagyan ko na. Ayan. Pinakita ko lang, guys, kung paano yung way ko. Mamaya, i-continue natin. At least, alam nyo, yun lang po yung way ko. Yung pagluluto, pagpe-prepare ng waraanaw. Yan. Kanya-kanyang way naman yun, eh. Basta, masarap ang pagkaluto. Ika nga. Yan. Tinataktak kong ganyan para yung hangin is mawala sa loob para hindi siya magbalon-balon. Ayan, okay. So, guys, yun ang pinakita ko sa inyo. Paano? Gagawa tayo ng marami niyan. Papakita ko mamaya. Okay. Ayan. Continue natin kung paano gumawa ng waraanap. Okay. Masarap to, guys. Masarap, super sarap. Ayan. Demihan natin. Tansyahin mo lang kung ilan yung ilalagay mo. Ibabalot mo. Para hindi siya pumutok pag niluluto. Kasi bigas yan, eh. Okay.
din mamaya pag kuwan na siya. Titimplayin natin. With lemon to guys. Ah, with lemon. Okay. Kala nyo simple lang magluto. Mahirap din. Mahirap din, guys. Lalo pag may mga ibang bisita. Kung mga amo nyo lang, kasi sanay na sila. Di man perfect, at least appreciate nila. Pero yung mga iba, siyempre mas gusto mo yung may masasabi na sino nagluto to. Ayan, yung chef namin, ganun. At least, proud. Proud ako. Dahil, kahit paano, nalasaan nila yung way ng pagluluto ko ng waraanap, diba? Ganun yun. Okay. Sa mga nagsasabi dyan, kung anong trabaho ko, ito lang po ang trabaho ko. Ito yung totoong trabaho ko. Iyan, tagaluto po ako. Yan. Wala na pong iba. Yun lang po. Tagaluto. Yan. Yung mga iba kasi guys, nahihiya silang sabihin katulong sila. Katulong pa rin ako. Kasi, kaya lang yung work, yung position ko talaga is tagaluto. Yun lang. Diba? Ba't mo'y kakahiya na maging employee ka sa abroad? Diba? Ba't mo ikakaya na DH ka? Hindi ko kinakaya. Proud ako. Ito yung nambubuhay sa pamilya ko. Diba? Mas maganda yung pag malaki mo, kung ano yung trabaho mo. Kasi yung mga iba, feeling ko sila yung makatuntong lang sa abroad. Gusto nila, ayaw nila nang sabihin nagkukudkod ng kubeta, ganun. Huwag nyo ikahiya yun, guys. Kasi, napaka marangal na trabaho yan. Yan ang sinasabi ko. Swerte-swerte lang talaga. Kaysa naman magutom tayo sa Pinas. Kaya nga tayo nandito sa abroad para sa mga pamilya natin, diba? Para matulungan natin sila at maibigay yung mga dapat na hindi nila, kumbaga, yung hindi nila na tatanggap, makakain ng masarap, ganun, diba? At least, pag-abot ng katapusan, meron tayong papadala para, ayan, mag-Jollibee ka na. At least, napapasaya natin, guys, yung mga pamilya natin sa Pinas. Huwag natin ikahiya na tayo maging DH dito sa abroad. Ako proud ako. Tinatanong nila minsan sa akin, ano bang trabaho mo sa abroad? Sabi ko, tagaluto po. Andyan na yung sitsitan sila. Imposibleng tagaluto. Imposibleng ganun. Katulong lang. And totoo, katulong lang ako. Pero yung posisyon ko is tagaluto. Ayan. Hindi ko kinakaya na ako'y tauhan lang din. Nangangamuhan. Hindi porket tagaluto ka is marangal na, napaka, kumbaga, mataas na yung level mo. Hindi, pantay pa rin po. Ang pinagkaiba nga lang is, sabi na, wow, chef cook, wow. Totoo po yan. Pag nalaman nilang cook ka, wow. Ano pong wow doon? Nagkakanda-kanda paso nga yung kamay mo. Diba? Pag nagluluto, nasusugatan ka, pag naghihiwa ka, anong wow doon? Diba? Walang wow doon kasi pinagpapaguran mo to, guys. Yan. Pinagpapaguran natin to. Gawa natin to. Ito yung trabaho natin. Maganda lang pong tignan. Kasi chef. Wow, chef ko.
Yan. Pero pantay-pantay lang din yan. Yun po yung tandaan natin. Huwag natin ikahiya kung ano po yung trabaho natin. Yan. Pero real talk lang po. Marami pong ganyan na nag-a-abroad. Ayaw nilang sabihin na nagkukudkod sila ng kubeta. Sinasabi nila, ah, caregiver ako. Ah, chef, tagaluto ako. O, diba? Para lang hindi sila mapaiya sa mga nagtatanong. Hindi. Mali yun. Kung ano yung trabaho mo, sabihin mo, bakit mo ikakaya, diba? Yan, ako hindi ko kinakaya. Talaga ako tagaluto. Ayan. Prove it. Prove talaga yan. Na tagaluto ako. Yan po yung trabaho ko. Sa mga hindi naniniwala dyan. Okay. Nasa sa inyo yan. Hindi ko kayo babayaran para maniwala kung ano talaga yung trabaho ko. Ito po yung trabaho ko. So, yun lang guys. Dami na nating nagagawa ha. Sa daldal ng daldal. I mean, habang nagagawa, kukwentuhan, di ba? Alam nyo guys, ang experience ko, habang gumagawa ako, naghihiwa kung anong hinihiwa ko, kamatis man, sibuyas man dyan. Pinapangarap ko at nagpaplano ako. Tumatakbo yung isip ko. Sabihin ko, oh, katapusan na naman, lapit na naman katapusan. Papasaya ko na naman mga pamilya ko. May papadala ko na naman. Makakabayad na naman sila ng kuryente. Diba? Makakabili na naman sila ng kabang bigas. Makakaulam na naman sila ng masasarap. Tapos, diba? Yun yung bang sinasabi ko sa isip ko lang pag ako'y nagtatrabaho na sa trabaho. Mabibili na naman nila yung maintenance na gamot nila. Mapapasaya ko sila. Tapos, sasabihin mo, sana may extra uli akong pera para ano kayang dapat sa mga pamilya ko, mapasaya ko sila. Ganun ba? Mahilig kasi ako mag-surprise, guys. Ayan. Pero, yung mga olds ko, yung mga magulang ko, hindi nila alam yung surprise na yun. Diyos sabihin, nagsasayang ka lang ng pera. Diba? Lalo sa birthday nila, mga ganun. Natutuwa lang ako. Kahit nandito ako, kahit online lang, diba? Online lang, naipapadala ko yung mga surprise na simpleng surprise lang naman. Ganun ako. Kasi iniisip ko, yung mga magulang ko, mapasaya sila. Ganun. Nagkaroon kasi ako ng mga experience tuwing nag-scroll ako sa Facebook na yung mga magulang, minamaltrato yung mga magulang, mga anak ng masasama. Pinapalo, kung saan-saan pinapatulog, di pinapakain, pinandidirian. Nadudurog po yung puso ko, guys. Ayaw kong mangyari sa mga magulang ko yun. Alam nyo, niisip ko kung marami lang akong pera. Lahat ng mga naghihirap, gusto kong tulungan, pero wala eh. Pobre lang talaga, kasya lang sa pamilya, yung sinasahod. Ganyan. Sobrang napakamalapit ako sa mga ganyang bagay. Pag may minamaltrato na mga magulang, mga anak, ganun. Nasasaktan po ako kasi pupunta rin tayo sa ganyan, eh kung ganyan din po ang ginawa sa atin, di ba? Transparent lang. Kasi magiging matanda rin tayo, guys. Eh kung gawin din sa atin yan, di ba? Yan ang isipin nyo. At saka itong panahon na to, itong corona na to, COVID, sana enjoy na lang natin yung buhay natin ba? Share natin kung anong meron tayong blessing, ganun. Oo, magtatabi tayo para sa atin. Hindi natin alam. Pero ako kasi,
ang ugali ko. At least malakas pa naman ako. May kikitain pa naman ako. Saka na lang. Basta may share ko sa iba, sa pamilya ko, especially sa mga pamilya ko. Ganun ako. Ganun ang tumatakbo sa isip ko. Hindi ko na iniisip yung sarili ko eh. Hindi ko na iniisip. Kasi kaya ko naman mag-isa. Kinaya ko nga eh, diba guys? Tagal. Tagal ko dito sa abroad. Kinaya ko yan. Na mag-isa, magbabirthday mag-isa, matutulog mag-isa, magkakasakit mag-isa, diba? So, nasanay na ako sa ganon. Sila hindi sanay. Ayaw kong mangyari sa kanila yon. Kapakanan pa rin nila yung iniisip ko. Kaya, kayo guys, kung may mga magulang kayo, aba, sa pagluluto tayo pero nagkwento na ako, okay lang ba? Kasi wala naman na ako, na-share ko naman na sa inyo kung paano lutuin ito, paano i-prepare, yung way ko lang ha. Ayan, may kanya-kanyang way kasi ng maraan, tignan nyo kung paano magbalot, ganon. Madami na oh, mataas na yung gawa ko. And then, yan, na-share ko lang sa inyo kung ano yung mga nakikita ko sa Facebook, mga in real life, ganon. Huwag tayong mapagmataas, guys. Huwag tayong mag-alipusta ng ibang tao kasi babalik din sa atin yan. Karma, ika nga. So, dapat itong panahon na to, i-share natin kung anong kabutihan natin sa tao, 'di ba? Yun na lang ba ang dapat gawin natin? Huwag natin diyosin ng pera. Huwag tayong maging maramot. Kung basta ba sobra sa atin, i-share natin. Huwag tayong saka huwag tayong mapagmalaki, ganun. 'Di ba? Huwag mong sabihin may pinag-aralan ka. Kasi lahat tayo pantay-pantay. San iisa lang pupunta natin, di ba? Yung mga iba kasi minsan, yan. Pag nakita nilang pobre ka, na pinandidirian ka na. Yun yung real talk lang tayo, guys. Nakikita ko yan. Marami. Pag, lalo na sa mga relatives mo, pag alam nila na andiyan ka sa babang baba ka, kumbaga, down na down ka, lalo ka nilang ida-down. Diba? Pero pag mabango ka at marami kang pera, aba, pinsan lahat, tawag sa'yo, pinsan! Oh, diba? Pamangkin! Pero pag wala, kahit magkasalubong kayo sa daan, hindi ka papansinin yan, diba? Pero pag alam nila na galing ka abroad, oh my gosh, mabango ka. Iyan yung pangit eh, sa mga Pilipino na iba. Ayan. Sa mga ibang Pilipino, yung maugali nila ganon. Huwag po tayong ganon. Dapat nga mas mahalin po natin yung mga wala. Irespeto po natin at saka sila po dapat yung mga tinutulungan natin, yung mga alam nating mga down na down, 'di ba? Wag nating kumbaga kunwari ako. Oh, nasa abroad ako, medyo meron ako, 'di ba? Mabango ako siyempre. Hindi ko naman sinasabi, I mean real talk lang. Siyempre mabango ka kasi sa abroad, 'di ba? Kilala ka lang. Tapos, meron pa akong kukwento. Yung bang, sa tagal ng friends mo sa Facebook, no? Andyan lang siya, how many years? 1 year? 2 years? Friends mo siya. Magugulat ka mamaya, magte-text. Oh, pero alam ko, friends ko siya. Ganon. Alam mo, friends mo siya. Kumusta? Ay, di tuwang-tuwa ka, no? Tuwang-tuwa ka, super saya mo, sabi ko, for the first time. Andyan lang siya, friends mo siya sa tagal-tagal, eh. Ngayon lang siya nag-PM, di ba? Napakasarap. As in, super
napaka masarap makatanggap ng mga ganong message. And then after, hindi pa naman niya sasabihin kung ano yung tukoy niya kung ano yung pakay niya ba. And then mamaya maya mga after 2 hours, 3 hours, kumusta ka na dyan? Okay lang po, long time no talk, no see, parang ganon. Kailan ka uuwi, ganon. Andyan na yung, sabi ko, tagal pa, nag-iipon pa, mga ganon. Andyan na yung isisingit na niya kung ano yung purpose niya, kailangan niya. Pwede, alam nyo na, alam na this, di ba? Pwede, pairamin mo muna ako dyan ng kahit ano. Ikaw naman, ha? Yan lang. Kaya nga, sa dami-dami ng mga friends mo sa Facebook, and then magugulat ka na lang, magte-text sa'yo, and then, wag naman sanang ganun. Friends mo siya sa Facebook, araw-arawin mong i-text, di ba? Kumusta? Hindi lang yung kailangan mo siya, i-text mo siya. Siyempre, mabibigla ka, di ba? Magtitiwala ka ba sa tao na ganun? Pero konti lang naman yung hihiramin, di ba? Magtitiwala ka ba sa taong ganon? Ni sa tagal-tagal mong friend sa Facebook is ngayon lang siya nag-PM. Yun pala, may purpose, di ba? Kaya, ugaliin natin guys na kahit wala tayong kailangan ba, basta mga friends mo, text natin. Hindi naman kabawasan sa atin yung i-text mo siya, kumusta ka na dyan? Kailan ka uwi? Magpapasko na. Sana magkita-kita tayo, di ba? Ganon. Okay na yun. And then sa susunod, uutang ka na at least, hindi kita pahiyain. Ganon yung, ganon yung way nila. Kaya sana, ayan, real talk lang ha, wala matamaan. Kung sinong matamaan dyan, wala akong pinapatamaan. Real talk lang. Hindi lang sa akin, marami. Isa pa, yung, kautang, ayamin yung may umutang na sa'yo, di ba? Ikaw naman nahihiya. Dagdagan mo, di ba? O sige, sabi ko, babalik ko pag nakaluwag-luwag ako. Ikaw naman, syempre, expect mo na ibabalik sa'yo. Dagdagan mo hanggang sa umabot ng malaki na. Ngayon, ikaw na, pag ikaw naman mangailangan, 2 years, 3 years na hindi nagpaparamdam ba? Magagalit. Yun din yung kinamumuhian ko. Pag siningil mo sila, magagalit sila. Ang sasabihin pa nila, hintayin mo akong mag-text. Ako magdedesisyon kung kailan ko babayaran. Ah? Ganon? Di ba? Napakasakla pa, no? Kaya, yun lang. Yan lang ang kaya kong ikwento sa inyo habang ito hindi pa tapos. Itong ginagawa ko. Malapit nang matapos. Ayan. Naikwento ko na sa inyo kung ano yung mga real talk. Wala akong pinapatamaan ha. Wala. Super wala. Kumbaga, naikukwento ko lang kasi. Siyempre, maraming dumadaan sa Facebook. Sa account ko, mga ganon, pag nag-i-scroll ako, mga ganon. Okay? So, yan, malapit na ako matapos. Ang bilis, diba? Nakita nyo, ang dami na. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo mamaya, guys, kung paano ang low fire lang to, para hindi siya mahirap tong i-prepare naman. Yeah. Ganon. Okay, so, gawin natin. Okay, cut muna natin, guys. Ayan, natapos na lahat. Nakita nyo yan. Okay, ngayon lalagay natin lahat dito kung paano isasalansan. Kita nyo? Yan, sasalansan natin.
mamaya magiging masarap yan. Sasalansan natin lahat dyan. Kita nyo. Paggamay mo na ang paggawa, easy na lang sa'yo yan. Pero pag first time, mahirapan ka. Sabi nga nila, pag mga chef, kahit nakapikit ka, alam mo yung lasa, alam mo yung nilalagay mong kwan, diba? Spicy, mga ganon. Ayan, kusa. Ngayon, ayan. Tuloy natin. Ayan, balik talag natin siya. Ayan, brown na siya. Ayan, kita niyo. Mamaya lagyan natin doon sa taas niya ito. Ayan. Saleta to, sarok ato to, kambing. Hindi ko alam, pinaka-kambing nila. Tapos lalagay ko mamaya. Setup. Setup niyan. Okay. Ayan. Ito na siya. So, ilagay na natin. Nakita niyo siya, medyo dry, medyo brown siya. Lagyan natin ito. Ayan. 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 Maganda ang pagka-pagka-pan niya. Ayan. Okay. Ngayon, ang gagawin natin guys. Ayan, okay na siya. Tapos ibubur natin. Ayan, tatakpan natin ng pinggan. Ayan. Gaganyan natin siya. Okay. Para pag nagbol siya, hindi siya mawarak-warak. Kasi dahon yun. Binalot lang sa dahon yun. Okay. Tapos, pan natin ng punong-punong tubig yan. Ganyan habang nagbubur siya. Yan po yung way ng
pagluto ng maraanap. Yung way ko lang. Mamaya, titimplahan ko, papakita ko sa inyo kung ilang lemon ang ilalagay. Okay, guys? Tapos, papakita ko rin sa inyo paano gumawa ng shatsuki. Yan yung menu ko. Maraanap saka shatsuki. Okay, ngayon papakita ko sa inyo paano gumawa ng shatsuki. Ayan, tomato at saka green pepper. Ito, green pepper, tomato. Pero tinanggal ko ulit dun sa loob. Pakita ko sa inyo, ayan, butas siya. Ayan. Ito, maraming garlic. Pero huwag mo siyang ibit ng, huwag mo siyang dikdikin ng masyado kasi maduduro. Pwede namang maduro. Durugin mo lang siya ng mga half lang. Tapos ito, kusbara. Hindi ko alam kung anong pan ito. Kusbara. Ayan. Okay, ngayon, coriander. Coriander yan. Okay, ihahalo ngayon natin. Dito. Ayan. Lagyan natin siya ng dry kusbara. Ito, dry kusbara. Kita mo? Kita nyo? Ayan. Lagyan natin ng black pepper. Adas. Ayan lang. Ayan. Tapos, huwag na natin siya lagyan ng asin. Tapos, haluin natin siya. Ganun lang kasimple, guys. Haluin natin siya. Ganun na naman, lalagay natin uli sa lagay na lang natin lahat. Magkakumulang. Ayan. Ganyan lang ako gumawa. Simple-simple. Pero pag naluto yan, yummy. Okay. And then, ayan, eto. Ayan, butas yan, binutas ko. Pero tinanggal ko yung mga buto. Ayan. Lalagay ngayon natin, eto. Ayan, haluin muna natin. Okay. Lagyan ulit natin ng dry. Dry lang to, kusbara. Mix yung bawang saka coriander. Okay, ito. Papasok dito. Papasok ulit. Puro ipapasok eh. Ang mga pagkain ng mga Lebanese, ipapasok lahat sa loob. Diba? Nakita niya paano ipasok. See, okay lang na mapuno siya. Okay lang siya. Kasi hindi naman siya mabibitak pa. Tapos, ngayon, puno na siya. Ayan, puno na. May takip siya. Ayan, hindi ko tinapon yung takip. Tatakpan ko siya. Kita niya. Ayan. Takip siya. Ngayon, lagyan ko dahil ng pinggan. Lagay muna natin dito. Ayan. Ito naman, green pepper. Green pepper ito. Punoyin uli natin. Ayan. Yung mga ban, ewan ko nilalagyan nila ng olive oil, pero ako hindi. Kasi piprito naman to eh. Ma-oil to. Ayan. Okay. May takip din to. Mamaya piprito ko siya ng low fire. Ayan. May takip din to. Ito. Hindi ko tinapon yung takip, so itatakip ko siya. So, sarado. Para pag prinito natin siya, hindi lalabas yung ito pa. Okay. Ito yung second na menu ko, shatsuki. Ito yung side dish, parang side dish nila.
Mamaya, gagawa uli ako ng, gagawa pa ako ng salad on beef with the blue cheese. Yun, yun ang salad nila. Ayan, pinapasok ko sa loob. Sinisiksik ko siya. Siksik, sige, siksik. Masarap to pag kinain. Ngayon, okay. Takpan ulit natin. Ito, tatakpan ko ulit. Kita nyo, takip niya. Okay, takip na siya. Tumasok yung takip. Ano ba yan? Nag-slide. Okay, dito tayo sa lagyan ulit natin. Oh, makalat ako. Sinsya na guys. First time mag-vlog kung ano. Ayan, naputol kanina. So, ito, ituloy natin. Ituloy natin. Okay, takpan ulit natin. May pantakip, yan. Okay. Okay, takpan ulit natin. Hindi mo, huwag mo itapon yung pang pinagtanggal mong takip para yun din ang itakip mo. Hindi ko makuha yung takip, so pinasok ko na lang siya. Ito walang takip to, kasi hindi ko makuha sa loob yung takip. Okay. Ito lang yung way ko ha, kung paano gumawa ng shatsuki, pagkain ng Lebanese. So, kung may way kayo dyan guys, huwag nyo akong ibas. Ito lang yung way ko. Kanya-kanyang way naman yun eh. Kung may right na talaga na paano gumawa ng shatsuki, sorry po. Okay, walang takip yan dahil pumasok sa loob. Ngayon, gawin natin. Papread naman natin ngayon. Chocolate. Ayan, nag-ready ulit tayo ng another palayok para dyan i-fried ng low fire yan. Shatsuki. Okay. Ang ginagamit ko, olive oil. Ayan, masarap, malasa po yung olive oil. Ayan. Kita nyo, olive oil. Marami. Okay. Ayan. Mamaya, lolo fire natin. Ilalagay ko ngayon. Ayan, dyan. Para iluto siya. Ayan. Okay, guys. Ganyan lang kasimple. Low fire lang yan. Balibalik ta rin natin. Pag brown na sa kabila, ganyan lang. Pagluto ng shatsuki. Okay? And then, ayan na, guys, yung niluto ko kanina na waraanag, kumukulo na siya. Nakita nyo? Ayan, kumukulo na siya. Low fire lang siya. Ang kasarapan sa waraanag, sa mga ganyan, low fire. Yan, naka-low fire. Ayan. Mamaya, pag medyo dry siya, medyo lang, tanggal yung tubig niya, timplahan ko na siya ng lemon. Okay? Tapos, konting asin. Ganyan. So, yummy, diba? Ganyan ang mga pagkain ng mga Lebanese food. Lebanese food nila yan. Okay? Ayan, nag-start na siyang kumunan. Nakita niyo guys, baliktad na yun natin. Baliktad natin. Ayan, nakita niyo. May the brown brown na siya. Ito ang gumawa. Paano gumawa ng shatsuki? Ito na guys, kung medyo mag-effect yung pagkuhan ng dito. Ito na,
Inside ko siya. Hindi ko alam anong pangalan lang. Papagata ko sa inyo. Okay, ngayon. Yan. Nakita niyo to. Ito yon yung sa loob ng kusa kanina. Yung niluto ko. Sa loob nito. Walang masasayang. Yan. Tatagkarin ko yan ng pinang-pino. Tapos lagyan ko ng flour. Something flour. Tapos itlog. Ayan. Itlog. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano. Okay? Tapos, white onion. Yan. Isang white onion. Gagayatin ko mamaya. Okay, ayan. Natagtad ko na siya. Nakita nyo? Natagtad ko na siya. Oh. Ayan, natagtad ko na siya. Ayan, lalagay natin dito sa bowl. Ayan. Okay. Tapos na yun. Ayan. Ngayon, tagtag naman ako ng white. White onion. Okay. Okay, siya na guys. Ngayon lang ako na vlog. Medyo maingay. Ganyan lang kasimple. Yung mga side dish lang yan, side dish. Para hindi ko may tapon. Parang ukoy sa atin. Alam nyo, ukoy. Ito naman, iba yung ukoy dito. Yan. Sabihin ko na lang ukoy. Gagawa ko ng ukoy. Ukoy ng Lebanese. Makita nyo? Yan. Okay, ngayon. Ayan, tapos lagyan ko ng itlog. Ayan, itlog. Ayan, itlog. Dalawang itlog lang. Dalawa. Ayan. Tapos, lagyan ko ng, ayan, 1 teaspoon flour. Okay. Black pepper, dash lang. Tapos, konting asin. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang. Haluin natin. Konti lang na, ayan, dust lang na chili. Hot chili. Hot chili. Yan lang kasi dalawang eggs. Nasa inyo na yun kung gusto nyo yung dalaga. Yan lang kasi yung dami. Okay. Tapos mamaya pa-prito ko ito gagawin kong okoy. Okay? Ayan, nakita nyo. Okay, standby muna. Huwag na ako sa video. Ganyan lang ang pag-simple niya. Nakita nyo yan. Pag-prito ko siya yan ng parang okay. So, mamaya yan, guys. Okay. Ayan, kapakita ko naman ngayon ito. Binaligtad ko siya ng binaligtad. Ayan, nakita nyo. Alagaan mo lang siya sa baligtad ko. Mga pagkain ng mga Lebanese, puro in loob, mahilig sila sa loob, mahilig sila sa baligtad, eh, nakita niyo. Baligtad, joke lang ito, baligtad. Yan ang pagloto ng chicken. Okay, balik tayo.
medyo dry na siya, di ba? Medyo gumabawas na yung tubig. Mamaya, lalagyan ko siya ng lemon. Pero low fire pa rin, nakita mo. Low fire. Okay. Ayan, eto na siya. Kita mo. Ayan. Yan yung parang ukoy kanina. Kita mo. Yan kanina yung so, pinakita ko lang sa inyo. Yan. Yan. Babaligtad natin siya. Yan ang kinalabasan niya. Ukoy. Ayan. Tapos na siya. Yan ang kinalabasan niya, guys. Parang ukoy. Yan na. Kita niyo. Ganda ng pagkalo.